Ayaw po masarado. Puno na, puno na. Parain na. Okay. Sa sunod na, sa sunod na, sa sunod na. Sa sunod. Tiga-taga-taga, sa sunod na. Ano ba ito? Okay. Oh, let's go, let's go. Kapit lang po, kapit, 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 kapit. Hindi na masarado. Papayaan niyo na. Hindi mo na. Hapakan mo na lang. Oh, let's go, let's go. Hawakan mo ha. Oh, hawak, hawak. Hawak po ah. Si Bella. Kuya mo po nando. Saan? Saan? Papunta ko tayo sa Del Pan Evacuation Center. Itong mga nandito ngayon ay mga residente ng Isla Puting Bato. Sila ko'y nakatira malapit sa dagat. Ready ho ang city government, volunteers, pati media, monitor, police. Hawak lang, hawak, hawak. DCWB Inquirer Philippine Star. Kapit lang yung bata, oh. Ginawa mo na anak ko rin. Okay ka lang? Okay ka lang? Okay. Bawang ko to lima, naiwala. Akin dalawa. Nandong kay Emily ah. Magkakapit bahayo kayo? Opo. Magkakapit bahayo kayo. Sabi ko, ano ito? Botanic complex. Evacuation din. Kapit lang, hawak lang po, hawak lang. Hawak lang. Uy, nagpapakabasa man kayo diyan. Ano? Paling. Ano? Kumilo. Hindi ano mo? Sinong naiwan sa bahay ninyo?
Asawa, mga asawa ho ninyo, naiwan ninyo. Yung mga anak ninyong malalaki, kasama rin ba? O naiwan din, naiwan din. Tuloy-tuloy ho ito. Utos ni Mayor Isko kaninang madaling araw, preemptive evacuation center sa Del Pan, dadalhin ito. Ayun, may nakita tayong basura. Magagalit sa mayor niya. Kapit, 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 kapit. Many evacuees, tanong. Pangatlong batch na ho ito. Expected 300 families. 250 to 300 families. Sa Isla Puting Bato pa lang ho yan. Mayroon pang iba. Simultaneous ho ito. Mayroon akong nakahandang food pack para sa kanila, ang MDSW. Mayroon ding health services sa evacuation center. Upo lang. O, wala mo nang bababa. Wala mo nang bababa. Kapit, matras po tayo sa bangko. Kapit lang po. Kapit lang. Kapit lang. Kapit lang po. Tinatawag nila yung mga kaibigan nila sapagkat magkakapit pa kaya mga ito. Malaki ho ang evacuation center sa Del Pan. 4 stories ho ito, 4 na palapag. Malaki ho yan.
Ang Isla Puting Bato ay nasa gilid doon ng dagat, kaya kinakailangan talagang i-evacuate. Nakalimutan yung nanay, nadali yung anak niya. Ah, binigay niya sa'yo. Binamigay. Eh, bahagi ho yan ang kaganapan sa evacuation center. Siyempre, nag-aalala ang mga ito sa iniwanang bahay. Bagamat yung kausap natin kanina, yung may naiwan sa bahay na kanilang mga asawa, asawang lalaki. Okay. So, papakita uli natin ang evacuation center. May Manila Health Department dito. Equipment po yan ng MDRRMO. Ready ho kami rito. Pinahanda ito ni Mayor Isko Moreno nung isang araw pa. At nag-final meeting si Mayor kagabi. Bandang alas 11 hanggang alas 2 ng madaling araw para i-check kung gaano kahanda ang mga evacuation centers, food packs, mga tauhan na magbabantay, first responders, kasama niyo yung anim na ospital at Manila Health Department. So, buo ito. Isa lang ho ito sa mga evacuation centers sa lungsod ng Maynila na pinatatakbo. Aalis na naman siya para kumuha ng mga evacuees Isla Puting Bato. Marami ho ito. Tuloy-tuloy ho ito. Ina-expect ko kasi, sabi ng pag-aasa mga alas 11, alas 12, mas titindi ang pagbuhos ng ulan. Kaya ang instruction ni Mayor ay bago pa mag alas 10 kung pwede. Lalong-lalo na yung mga malalapit sa dagat ay madala na rito sa Dalpan Evacuation Center. Magbabalik ko tayo.